Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Jet of Ceramax Philippines. Iyan, no? May guest na naman tayo. At ang i-review natin ngayon, no? Ang APV ni Sir Jet. So, Sir Jet, ano ba mga tinatago ng APV mo? Actually, ano to eh, nakakuha ko siya na super bare stock talaga, no? So, ang una natin pinalitan dito sa APV, since manipis na yung gulong nung nakuha ko, no? Yun ang una ko pinalitan. So, nagpalit ako from 15s na stock, nagpalit ako ng 17s, na nilagyan ko na 225-45 na gulong. Okay. So, yun, mas malapad, mas ano siya. Ramdam mo parts, yung traction, okay, di ba? Oo, maganda. Oo, maganda yung traction. Pero pag-usapan muna natin, parts, yung itsura muna ng ATV. So akin kasi sa totoo lang parts, dati pa gusto ko ng APV, kahit tanongin mo si Elaine, kahit i-review pa nila yung mga lumang video, gusto ko talaga yung APV. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero nagagandahan ako sa APV, pero may mga ibang ayaw. Diba? Oo, dahil iba ayaw nila ng, sabi nila, makitid daw. Pero isipin mo naman parts sa loob, napaka-spacious naman, di ba? May naramdaman niya, may nagsabi nga sa akin nun eh, baka naman tataob yan, pero hindi naman eh, habang dinadrive. Hindi, actually, parts, ano, nung natsubukan ko siya sa mga curves, hindi naman eh, matibay siya sa kurbata, hindi siya basta, yung body roll niya, actually, minimal eh. Para sa akin, yung forma ng APV, pasok na pasok. Pero ito kasing APV na to ni Sir Jet, no, maraming ginawa. So, simulan natin Sir Jet do sa unahan. Yung unang napansin ko doon, parang may iba yung ilaw mo ah. So yung una natin ginawa dyan is nag-retrofit tayo ng headlights. So, meron din yan sa Ceramax Philippines, nag-retrofit tayo ng headlights. Then, yung ginamit natin na projector doon is bi-LED, meaning LED na yung bulb niya, built-in na. And ang bulb niya is Osram, made by Osram. Kaya malakas talaga sa gabi parts. At the same time, hindi siya nakakasilaw ng oncoming motorist. Ah, so ibig sabihin, nalilevel mo yung ilaw? Oo, nalilevel yung ilaw, tapos may cut-off siya kasi projector siya eh. So yun yung, para sa akin kasi yun ang pinaka-responsible na way to upgrade your headlights. Hindi yung bibili ka basta ng mga bulb na sabog. Kasi syempre, kahit naka-low beam ka, ang nangyayari kasi dyan, na sisilaw din yung mga motorista. Para maliwanag lang, no, yung iba kasing ilaw, pagka hindi naka-projector, diffused yung ilaw. Ibig sabihin, yung sa Ceramax kasi, kumbaga ito yung ilaw, no, may cut-off, hanggang dito lang. So ito yung driver kunwari ng ibang sasakyan. Pero pag ang binili mo kasi yung hindi projector, kumbaga, dim ka pa lang, pero lahat yan sabog ilaw. Kasi sabog ilaw niya, hindi siya nadi-diffuse na maayos. Pero ito nga pala, kasi parts, ngayon nasa APV, paano kung iba yung kotse nila, pwede rin ba yan? Pwede rin parts, basta ang bulb or ang headlight ng kotse nyo is hindi pa yung mga built-in, kasi yung mga bago ngayon may mga built-in LEDs na eh. So hindi na pwedeng, though pwede i-retrofit, pero madami masyadong modification yung gagawin. Okay. Ito kasi yung mga lumang bulb, like yung gumagamit pa ng H4, H3, H7, pwede pa yun i-modify. So pwede sa expander, no? Yes, pwede sa expander. Kasi parts, yung headlight na APV ko, in-expander mo is H4, same lang. Budol na naman tayo. Yan na, abangan nyo na yan sa next expander extensive series. Tignan natin kung mapapag-upgrade natin si Doc ng projector. Tapos sa unahan parts, may mga iba pa bang binago dyan? Napansin ko kasi yung silver, tinanggal mo rin. So hindi na siya yung regular na, kumbaga hindi naman regular, pero hindi na siya yung common na APV na makikita mo na ganun yung itsura. So yung mga chrome parts, ang ginawa ko, pina-hydro dip ko siya. Pinagawa ko siyang parang carbon fiber. Then yung pag napansin mo parts, yung S na emblem niya sa harapan, pina-carbon dip ko rin siya, pero white. Para mag-pop yung S ng Suzuki. Kaya pala. Then, aside from that, doon naman sa lower part ng grill natin, nag-upgrade din tayo ng projector fog lamps. Ito ang kagandahan sa projector fog lamps na to, maliwanag siya, kahit yun lang gamitin mo sa gabi, maliwanag pa rin talaga. Yun? Oo. So, ang Ceramax Philippines pala, mga katandem, no? Available yung ating white lang, meron din tayong tricolor. Paano tricolor? Paano nangyari yun? Tatlong bumili sa loob? Hindi, parts. Actually, ano eh, parang, technically parang ganun eh. Kasi iba-iba siya. So, ang nangyayari dun parts, meron siyang 3000 Kelvin, which is yung golden yellow. Maganda siya sa gabi, sa mga foggy na lugar, at saka yung mga umuulan. Then, pagka may, nasa city driving ka naman, na general drive, like ganito lang, pwede mong gamitin yung white para mas malakas yung output, mas maliwanag, kita mo yung kalsada. Then kung gusto mo naman ng medyo daylight yung kulay, meron din siyang daylight na kulay na 4500 Kelvin, which is ano siya, magkahalo yung puti at saka yung dilaw. Kasi nandito na rin tayo, nagre-review tayo ng APV, pero nandito na rin kasi tayo eh. Magkano yung range ng mga ilaw na yan?
Actually, yung ilaw, yung pinaka-basic package natin sa Ceramax Philippines is ano eh, 12,000 yung projector na upgrade. Okay. So hindi pa dito kasama yung fog lamps. Sa fog lamps kasi hiwalay pa siya. Mm-hmm. So ang sa fog lamps naman natin nag-range siya from 7 to 8,000 depende sa size tsaka doon sa bracket na gagamitin. Oh, alam niyo na patay tayo no APV review pero napunta na tayo sa ilaw. Oh, kasi pero kasi dami setup eh. Oh, sorry. Kasi ito ang akin naman kasi sa Ceramax Philippines kasi ang pino-promote natin is yung mga upgrade and accessories na talaga magagamit mo sa kalsada. Kasi ako kasi medyo I'm into more on upgrades hindi sa pagpapaganda lang. Yeah. At saka dapat din kasi ang sa akin kasi ano yung sense na mag-upgrade ka ng ilaw kung didiliman mo yung tint mo. So paano mo ma-appreciate yung upgrade mo kung hindi mo naman malalaman or makikita yung talagang output talaga niya. Tama. So kung ang akin lang i-recommend ko lang sa ating mga ka-tandem na gustong magpakabit ng tint is yung talagang tama lang na darkness lang talaga. So yung range ng darkness ay nasa around medium dark which is 25 to light dark na 35. Okay. Much better pa kung clear pero syempre ang binabawasan naman natin sa gabi yung glare tsaka sa umaga. Pagka clear kasi medyo mataas ang glare noon dahil clear nga eh. Pero ito lang masasabi sa inyo ah. Ito light dark pero para wala kang tint sa gabi no. Sabi ko nga, 'di ba, parang nag-drive tayo sa gabi kahit patay mo yung headlight, kita pa rin yung kalsada. So malinaw talaga ang ceramic tint ng Ceramax. Pero garantisado 'yan. Talagang ganoon. Pero ano, switch na tayo pare, baka mamaya sabihin na nagre-rip tayo. Ay, sorry. Naging ano na eh, naging promotion din so, din eh. Yun, so, babalik tayo sa APV no. So ang akin kasi kaya ako rin siya napili is before I'm a Toyota user, I'm a Toyota Yaris user, yung second gen. So ang napansin ko doon since nagkaroon na ako ng fam na siyempre kapamilya tayo, medyo may negosyo ka rin, magkakarga ka ng mga pyesa mo. Napapansin ko sa yung space napaka-lit na. So kaya nag-isip din ako na mag-upgrade to a larger vehicle. Ito na isip ko APV kasi aside from doon sa space, napakalaki ng space. Yung maintenance niya, mga ka-tandem, napaka-mura lang, sa totoo lang. Para ka lang din nag-maintain ng maliliit na kotse. Ito nga pala, para alam din ng mga nanonood parts. Kasi itong model na ito ng APV, automatic. So ito yung SGX na model. SGX na bar, yan. Pero ngayon kasi, ito, na-discontinue na. Pero kung type nyo kasi yung model na ito, no, i-comment nyo sa baba. Para baka sakaling marinig ng Suzuki, alam niyo nakikinig yan. Suzuki baka naman Sero, kasi nakikinig yan kasi alam mo 'di ba yung chimney. Ang dami nang sabi, gusto daw nila 5-door. Ayan na, chimney 5-door, 'di ba? O ngayon APV, automatic. Baka naman ha. And kasi isa pa sa mga nagustuhan ko rito no, aside from the space is yung seating, yung seating capacity niya is stacked to na 7-seater. Kasi captain seat yung gitna, yung second row. Ang luwag ng legroom, kahit yung third row napakaluwag ng legroom mga ka-tandem. Bale, ito mga ka-tandem, dahil nga ano, SGX na model to. So yung mga interior nito, may mga panel talaga siya no. Unlike nung dun sa GA na binebenta ngayon. So parang ano yun, no? Parang naka-leather lang na flat yung mga gilid eh. Oo, parang kasi simple na hindi siya ata power window. Oh, hindi rin power windows, di ano siya, pawis window siya. Pawis window siya, Pero kasi ano eh, ang gamit kasi ng GA is more on utility. Utility. Kasi ano eh, parang nag-cut sila ng ano, budget na budget talaga siya. Yun naman yung maganda dito sa ano APV, no? Kasi kumbaga, merong mga tinatawag na SUV. Yes. Para sa akin kasi pare, ano to eh, FUV. FUV, bakit FUV? Kasi family and utility vehicle. Ah, yes. Totoo yan, Pars. Kasi ako, tulad yan, pagka kumukuha tayo ng ating mga supply, nagkakarga tayo, i-deliver tayo, ang dami ko kakarga rito sa APV. Kunwari, marami ka talagang isasakay. Ang kinaganda, yung mga upuan kasi sa likod nito, parang tigda 2 volt lang. Yes, so, napakadali. Diba? Natry ko na to parts kasi no, nagkarga ako ng 17 boxes parts. 17? from likod, from floor to ceiling. Talagang punong-puno, nagkasya. So yun yung lamang kasi niya, kumbaga, bakit APV eh meron namang Ertiga? Kasi yun yung mga usapan ng iba eh, no? Kasi yung APV kasi pagka more on importante sa iyo talaga yung utility. Ito talaga mananalo kasi ang laki ng space. Well, I'm not sure kung bakit APV pero siguro ang ibig sabihin is all purpose vehicle talaga siya. Kaya siya APV, di ba? Tapos mga sinasabi kasi ng mga ibang tao no, mainit daw yung aircon ng APV. Actually ngayon nakasakay kami. Pero yung pala, sabi nga ni Sir Jet Carino, no, meron palang APV kasi na isa lang yung aircon. Tapos meron kagaya nito na dual aircon talaga siya. Dual aircon. So mas malamig pag dual aircon, syempre.
aabot hanggang likod. Pag may wala kasing pag may tao sa pinakadulo, tapos isa lang aircon mo, talagang mainit, diba? Actually, Pars, iparesan mo pa yan ng napakagandang Ceramax na ceramic tint, talagang lalamig talaga ang aircon mo. Isa lang masasabi ko, magaling, ano? Magaling magpa... Magaling! Talaga na papasok pa talaga yun, eh, no? Okay, isa lang din sa baba. Yun pa, Pars, no, isa pa sa mga upgrades na ginawa natin. So, mabalik tayo sa mga upgrades. Pala, So, kasi nung napansin ko to, Pars, nung binili ko siya, napatint ko. So, isa sa mga inuna ko yung tint. So, nag-Ceramax tayo na tint, no? Na Ultimo line. Napansin ko, mainit pa rin yung bungkunan ko. Yung init ang gagaling dito. So, ginawa namin is binaklas namin tong headliner, aircon. Okay. Nilagyan namin ang insulation. Na available din yan sa Ceramax Philippines. So, ibig sabihin, kung mainit yung bintana mo, maglagay ka lang ng Ceramax na tint. Oo. Pero kung mainit pa rin yung bubong mo, maglagay ka ng Ceramax na insulation. Insulation. Ayun pa yan. Yun. Pero ang gamit natin insulation, mga ka-tandem, is hindi yung ginagamit sa bahay na yung puti na may silver sa bubong ng bahay. Kasi ang pagkatagalan kasi yun, mga ka-tandem, nagpupulbos siya. Okay. Tsaka hindi ko sure kung meron ba siyang effect sa ating health kasi nagpupulbos siya. Oo nga. Baka mamaya malanghap mo or something, di ba? Ang ginagamit po natin is yung insulation na pang kulay itim siya eh. Hindi ko sure kung APDM ata yung type na yun. At tsaka meron siyang adhesive. So hindi siya lalawlaw. Hindi siya lalawlaw, hindi siya uusod. Okay. Talagang pangmatagalan talaga. At saka patandem, kahit ipuin mo parts, kung ipuin mo yung kisame, wala kang mararamdaman na init. Hinipo ko na pare. Aside from that, na meron kasi kasi mga katandem ako, isa sa mga upgrades na ginawa ko rito is nagpalagay ako ng sound system. Siyempre kasi ako yung type ng person na kahit sabihin mo tulugan ako ng mga pasahero ko, basta may maganda akong sound system, nagpapatutug ako ng mga classic, okay na ako, hindi ako out. Okay, kasi yun, ang isa sa mga pinagawa ko, yung nagpakabit ako ng speakers dito sa ating pillars, sa subwoofer sa likod, and may amplifiers din tayo syempre. So saan ba yan, Parts? Actually, gawa yan ng ating isa sa mga Ceramax dealers natin sa Cainta, si CNJ Auto Sound. Shoutout sa pala sa iyo. Yun naman ang ating specialist pala sa sounds. Actually, isa siya sa pinakamagaling sa Pilipinas for me. Kasi when it comes to yung fabrication at saka sa pagtutono, napakagaling talaga ng tenga niya. Siya gumawa nito. Yan, siya yung gumawa niyan. Parang OEM parts. Oo, parang OEM. Sana makita rin nila, no? Ito pala, Parts, no, may pagyayabang pa pala ako sa iyo, actually. Nalagyan lang ba kita nito? Yung sa dome light? Kakaiba yung dome light natin. So ano siya, parang nagpe-fade siya So blue muna siya, tapos nagpa-white siya. Kasi LED, napakatibay at saka napakaganda mga ka-tandem. Kayo lang halos meron yan sa Pilipinas pa nagkataon. Halimbawa, minsan nalalak mo yung kotse na kasi hindi pa pala yung dome light. Kasi hindi mo pansin sa labas kasi medyo madilim kasi ang dome light na stock . Ang pangit pa sa dome light na stock, malakas siya sa kuryente. Ito, LED. Alam mo ba, ng apat na piraso nito, mas malakas pa yung isang piraso na stock. Ganong kalakas ang tsaka ganong kahina, katipid, ka-efficient sa kuryente itong ating dome light na yan. Okay. At available din yan sa Ceramax Philippines. Nakarami na to, ha? Bayad ba ito? Magaling, ha? Napakarami na nating na-discuss, no, sa mga nilagay ni Sir Jet dito. Siyempre, itadrive naman natin, no? So, ngayon, nasa expressway kami, Cavitex. Ang andar ko lang, usually, 60, 80, para relax lang siya. Pero kaya pa rin naman bumilis. Yan nga lang, medyo pagka bumibilis ka, mas nag-ano na yung engine. Medyo, yun lang yung nakita kong drawback niya doon sa transmission. Pero sobrang tibay parts ang transmission nito. Yun lang talaga, since 4-speed lang siya, tingin ko kasi pagka medyo nag 100 ka, medyo mataas na yung RPM, no? Sa high speeds, tumataas. Pero alam ko, parts, built naman talaga for torque talagang ATV. Kasi talaga pangkargahan talaga siya. So, mga ka-tandem, kung wag na lang din kayo umasa na ganung yung hanapan nyo siya na speed. Kasi, mga ka-tandem, ba't naman kayo magpapatakbo na sobrang bilis? May speed limit tayo, syempre. At saka, kung iniisip mo na pang pamilya siya, syempre, papatakbo ka lang sa speed limit. Kasi syempre, alalahanin mo rin yung pamilya mo, yung mga kasama mo sa sasakyan, di ba? So, may mga iba nga palang nagsasabi rin, no, malakas daw sa gasolina yung ABV. Kailangan kasi ilagay mo siya dun sa efficient range na andar. Oo. Kumbaga, kagaya nito, no, pagka mga 80 tayo, okay pa to. Efficient siya, Pero pagka kunwari, mas bibilis ka kasi, kumbaga,
tataas masyado yung rev mo kasi dahil nga 4-speed automatic transmission, tataas yung rev mo, so mas magiging less efficient siya. Kaya kung nagda-drive ka nga ng APV, kailangan talaga dun mo lang siya i-drive sa efficient na RPM niya. Kasi yung ano, yung power something, yung power band niya, parang dun na lang talaga for the purpose of yung talaga utility, sa utility type. Kailangan niya kasi yung matibay siyang humatak magkarga. Oo, hindi kasi sa pabilis. Isipin mo nang parts magkarga mo siya sobrang bigat tapos high speed ka. Hindi paano ka hirap na hirap naman. Oh, di ba? Ganun naman talaga galit siya. Galit naman siya. Kasi hindi niya kaya. Hindi rin siya efficient. So yun. More on utility talaga. Substitution, change cars muna tayo. Paano na mag-drive? So napansin ko kasi kanina, Pards, habang nagda-drive ako, no, yung steering niya medyo matigas pagka nakahinto, no? Oo. Pero pag umaanda, lumalambot din naman. I think because ano yun, dahil sa lapad siguro ng gulong. Pwede. Oo, kasi dahil malapad, dahil from 195 to, at ang stock na naging 225 na siya. Tapos masasabi ko rin sa shifter niya, no? Yung shifting niya, okay din, hindi ko rin nararamdaman, basta easy ka lang sa throttle, no? Oo. Basta easy sa throttle, okay lang siya. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. So good and bad muna tayo, Pards. So unahin natin yung ano unahin natin? So sa akin, sa ano muna, sa mechanical or anything, sa anything sa engine. So isa doon, yung suspension, medyo pagkahanap mo yung comfort ride, hindi siya for comfort, Pards. Pero andun siya, okay naman yung ride niya, though pag hinahanap mo talaga yung comfort, medyo matagtag siya. Oh. Pero kasi dahil minimize naman yung body roll, tsaka pwede mo siya pangkargahan talaga, Pards. Ayun. Tsaka nang nabilib ako rito, Pards, kinargahan ko pero hindi mo makikita yung gulong na talagang dapang-dapa siya. Okay. Doon ako nabilib. Nakaano ba itong coil ba sa likod? Hindi, actually, ano to, coil spring to, Pards, sa likod. Coil spring to. Kaya doon ako na nabilib dahil kung mulye sana to, okay yung tagtag niya, talagang mulye. Pero nung nakita ko, nung niload up ko siya, at sinakya ko ng talagang puno, hindi siya dumadapa, Pards. Okay, magaling. Tapos, lastly, yung fuel consumption niya. Kasi kung medyo sanay kayo sa mga cars na matitipid, tapos malimit kayo sa city, natatraffic kayo, yun nga na talagang malakas siya ng sasagas. Basta ano, i-manage nyo na lang din siguro yung revolution, check nyo na lang. Pag umaangat, huwag kang ganun mag-drive. Oo, kasi pagka lead foot ka, yung medyo mabigat ang pamod sila niya doon, talagang malakas na nagasagas, di ba? Pero kung limit mo lang ng 2,000 yung rev, easy-easy ka lang. Pero kung medyo conscious ka sa driving style mo, sa takbo mo, talagang meron naman siya, may titipid naman, kahit pa paano. Sa akin, actually, ang napansin ko lang dito, no, yung steering, pagka medyo mabagal ka o nakahinto, medyo may matigas siya. Pero pagka, kunwari, umandar ka naman, no, lumalambot naman siya, okay na siyang gamitin. I think yun, Pards, yung advantage ng electronic power steering versus sa hydraulic. Kasi ito, hydraulic pa ito. Meron pa siyang gearbox at saka meron pa siyang power steering fluid. Tapos isa pa, syempre yung looks kasi, kumbaga sa akin kasi, ako, aminado ko, gusto ko talaga ito eh. Oo. Pero yung looks niya hindi para sa ibang tao. Yung ibang tao kasi parang hindi niya gusto. Well, honestly, Pards, nung una ko siyang nakita sa kalsada, ayaw na ayaw ko talaga siya kasi parang ang kilit siguro, parang sabi ko, parang taubin to. Wala naman ako nababalitang tumataob, di ba? Kasi nung nagamit ko, talaga, kadali nga yung suspension kanina, matigas nga talaga yung suspension, talagang hindi siya nagbabody roll. Stable naman, tsaka parang ramdam ko kasi na parang hindi mataas yung weight niya eh. Pag lumiliko ka, kumbaga kasi kung mataas yung, kung mabigat yung weight mo sa taas, medyo di ba medyo magbabody roll ka pala lalo eh. Ito hindi naman eh. At saka kasi parang ano, Pards, parang bumili ka na rin ng crossover sa, kasi yung ride ay, yung ano niya, ground clearance niya, mataas. As in talagang, pagka nakatigil ako at gusto kong kalikunin sa ilalim, hindi ko na siya dinadjack, kasha ko sa ilalim. Diba, dito kaya 8 months pregnant ako. Kaya riding in tandem din rin to eh. Nangangalikot din. So sa good naman tayo, no? Siyempre ako, pinakagusto ko dito, yung versatility, yung utility. Kumbaga, kung kailangan mo ng kargahan, pwede dito, tapos yung makukuhan sa likod, pwede mong baguhin ang arrangement, pwede mong tanggalin. So magamit na, gamit na gamit mo talaga. And lastly, yun, yung ano, isa sa mga good na napansin ko rito is yung space, yung legroom, yan. From yung second row to third row, maluwag yung legroom para sa atin na may height na 5'8", 5'9". Isa pa ron, yung ride height niya, mataas. So wala kang pipiliing lugar na pupunta, kahit mataas man yung humps niya, kahit isang pa mo kahit saan, mataas yung ride height niya. And isa pa, yung pyesa.
availability ng pyesa, marami. At saka mura ang maintenance. Saka matibay sa kargahan. Di ba sabi mo, hindi mo nga yumuyo ko eh. Wala, hindi kahit talaga loaded. Yumuyo. Kahit loaded talaga to parts. Kahit punoy mo talaga na within seating capacity. Plus may gamit ka pa. So i-wish na lang natin na sana ibalik ng Suzuki Philippines ang merong automatic na APV, no? Oo. Ayun. So, tsaka kasi ano parts eh, sa totoo lang yung SRP ng APV sa pagkakaalam ko, ano siya, affordable. Oo. Affordable siya. Yan pa pala isang good, no? Oo, so isang affordable talaga siya. Kumbaga ang presyo niya ngayon, ilalagay na lang natin din sa screen. So mga ka-tandem, no, iniimbitahan ko yung pumunta sa Ceramax Philippines. Located kami sa Unit 1 and 2, Medinaville Subdivision, Zone 1, Poblacion, Dasmariñas City, Cavite. Ang aming contact number is 0969-366-0517. So mga binibenta namin, meron tayong LED projector lights, LED fog lamps. Meron din tayong detailing products like microfiber na edgeless na sa napasahan. Nabibili yan in bulk in 10, 20, 30, 50, or even 100 pieces. Yeah. Oh, meron pa. Hey, Kaiman. Lumalaki na yung PF to. So, mga pakatande, meron din pala tayong LED na dome light, LED park light. So, lahat yun, maganda at garantisadong matibay talaga. At saka, ang masabi ko lang sa inyo na sa mga electronics, no, kagaya ng mga headlights, no, yung mga harness nila, ang galing kasi customized ni Sir Jeff. Mm. So, ano talaga to? Mga plug and play, wala silang mga splicing. So, safe to kahit may mga warranty, safe to. Oo, talaga hindi mapapoy na warranty nyo kasi hindi tayo nag-splice ng stock wiring. At saka, most of all, hindi tayo kumakarga sa stock na electrical ng kotse. So, gumagawa tayo ng relay, harness, para hindi siya nakakarga sa, para... pagka naapektuhan man yung wiring na kinabit namin, pwede nyo lang siya tanggalin na hindi naapektuhan yung stock wiring. Oh, tama na, tama na. Masado na tayo maraming na benta. Ang mahal na PM mo. Next video na, next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Puro ano to? Ano, sex video ba to?